So yun na nga guys, biyaheng Bicol lang road trip natin ngayon. Bale, nagpagas muna kami dito sa Shell Imus at dito na rin mag-i-start yung ano natin, biyahe. Dahil sa may dadaanan kami sa Antipolo, ay ang magiging ruta namin ay ganito. Dadaanan namin itong Bacoor City via Emilio Aguinaldo Highway at lalabas kami dito sa Zapote. Papunta na ito ng C5 extension dito naman sa Parañaque. Pagkalabas naman namin dito sa C5 ay babaybayin naman namin itong Dr. Arcadio Santos Avenue palabas ng sukat, tapos kumaliwa na kami dito sa East Service Road papuntang Bikutan at kakanan naman kami papuntang C6 Taguig. Dire-diretso na yun hanggang Taytay, tapos kakanan na kami papuntang Antipolo. So yun na nga guys, tara na, let's go! Fast forward tayo guys sa aming biyahe. Pagkagaling nga namin dito sa Antipolo ay diniretso na namin itong Marikina Infanta Highway o mas kilala sa tawag na Marilake. Sa karanasan namin, nakakahilo pala talaga ang daan dito. Marami kasing mga pa-kurba-kurba, pa-twisties-twisties, pero ayos naman. Tapos madami ring sasakyan at truck na bumabiyahe kahit gabi. Tapos fast forward ulit guys, binaybay na nga namin itong Lucban Luciana Road hanggang sa makarating kami dito sa Lucban Diversion Road. Tapos kumaliwa kami dito sa Lucban Tayabas Road. Dire-diretso lang to guys hanggang sa makarating naman kami dito sa Tayabas Pagbilao Road, dito na sa Pagbilao Quezon. Tapos nakarating kami dito sa Antimonan. Tapos antok na ako niyan guys, kaya ganyan ako magsalita. Oh, no. Pero tuloy pa rin. Let's go. Inumaga na nga kami dito sa Antimonan, tapos umuulan pa. Kaya hindi na kami dito dumaan sa Old Zigzag Road o mas kilala sa tawag na Bituka ng Manok. For safety purposes na lang din. Pagkatapos ngang mag-senti-senti mode ay nakarating na nga kami dito sa Plare del Quezon. Tapos may ganyang view na kaming nakita. Nakarating na nga kami ng Calawag, Quezon ng mga oras na yan. At yung mga ganyang eksena ay naghahanap na kami niya ng makakainan. Pagod at gutom na rin kasi talaga kaming lahat. Almost 9 hours na rin kasi kaming bumabiyahe. Dahil nga sa limited ang aming mga video files na nakalap sa road trip na ito, ay minabuti ko na nga lang na i-share yung mga kaganapan via voiceover dun sa kinainan namin. Dito na nga muna kami nag-stop over sa Calawag para kumain, uminom at gawin yung mga ritual na dapat gawin. Tapos nagkape na din kami dito. Pampagising ba? Inabot din kami ng mga 40 minutes sa pagpapahinga. Tapos nung medyo nagising-gising at nahimasmasan na, lumarga na rin kami. So balik tayo sa biyahe guys. Let's go! Sarap nga ng tulog ng baby namin, nakataob pa yan. Pagkatapos nga ng mga 2 oras na pagdadrive ay sumalubong na nga sa amin yung gateway to Bicolandia na Arco. Bale, yan yung boundary ng Bicol at Quezon Province.
Tapos tuloy-tuloy pa din ang biyahe guys habang ninanamnam namin yung view dito sa daan. Meron sa kaliwa, meron din sa kanan. Hindi na nga kami huminto ulit kasi sinusubukan namin na makaabot sa last trip ng Roro na alas 2. Bagamat tanggap ko na hindi na talaga kami aabot, subok lang ba? Malay mo. Yung mga panahon na yan kasi nagkakahigpitan pa sa mga travel. Kaya late na rin kami nakalayas, nasira tuloy yung plano namin. Yung mga dokumento at requirements kasi namin para makabiyahe ay alanganing oras na din na-approve, so no choice talaga. Samahan pa ng mga road construction dito sa Camarines Norte na nagpapabagal pa sa aming biyahe. Tapos yung experience din dito sa daan medyo maalog, nakakangalay talaga pag matagal kang nakaupo. Dito na lang umayos-ayos yung experience pagdating sa Albay. Maganda yung pagkakaasfalto ng semento tapos pantay-pantay. Tapos yung Mayo na inaasahan naming makita ay wala talaga. Maulap kasi yung mga panahon na yan. Kaya yung tuktok ng Bulkan din namin nasilayan. Nakarating na nga kami dito sa Tabaco Albay. As usual, di na nga kami nakaabot kaya si Lucas nagpa-picture na lang. Bale, nagpa-book na lang kami ng ticket sa pier tapos sabi ng guardian daw mag-text. Pagkatapos nga namin doon ay naghanap na lang kami ng matutuluyan. Dito na nga kami napadpad, malapit lang kasi. So, see you na lang bukas guys. Bili mo na kami ng makakain. Kinabukasan nga ay dumiretso na kami agad sa pier. Mga alas 5 pa lang ay pumunta na kami. Target namin yung alas 7 na biyahe. Tapos, sa kasamaang palad ay ganito ang bumungod sa amin. Hindi pala nabook yung pinabook namin. Nakakainis. Bali, yung alas 7 at alas 8 na schedule, fully book na daw. Kaya yung bagsak namin sa alas 10 na lang na biyahe. Dahil nga sa haba na ng oras ng aming pag-aantay, si Lucas ay naiirita na. Inaaliw na lang namin kaya lang ayaw niya. Kaya pinakawalan na lang namin para maglakad-lakad na lang siya. Pagkatapos nga ng maraming argumento at pagkikipagtalo, yung huling truck sa listahan, pinapapasok na. Bumusina na nga si Kapitan. Ibig sabihin, may go signal na. Tapos ayan, yung rampa, inaangat na. Tapos yung lubid na nakasabit, inaalis na. Inabot nga ng halos 6 na oras ang aming pag-aantay. Tapos yung alas 10 na alis, naging alas 12 na. Ganun daw kasi pala yon pag maraming ikakarga. Tips ko nga pala kung gusto nyo dito pumunta, share ko lang to para iwas hassle sa inyo. Kung may plano kayo na bumiyahe dito sa Catanduanes, lalo na kung magdadala kayo ng sasakyan nyo, ay magpabook muna kayo online. Search nyo lang sa Google, Regina Shipping Lines, lalabas na yan. Tapos, yung rate, makikita nyo na din dun. Sa kaso kasi namin, 19 din yung binayaran ko. Tapos, may iaabot ka pa na bayad para sa terminal fee at clearance sa Coast Guard. Hindi naman yun naaabot sa 100. Inestimate ko na lang kasi nawala na sa isip ko. Yung bayad naman sa pasahero, bawat isa ay 300. Tapos, libre na doon yung nagmamaneho. Aircon yan ha. Sa regular naman, di na yun naaabot sa 200. Kaya ayun, abot kaya talaga. Bali, yun lang guys. Advice ko sa inyo, magpabook muna online. Iwas hassle yan pagdating dito. Pumasok na nga kami dito sa loob at yung baby ko, tulog na tulog. Medyo bugbog pa rin kami niyan kahit natulog kami kagabi. Kaya dito na lang muna kami nag-relax habang nanonood. Komportable talaga dito kasi malamig. Pwede ka rin yan magmeryenda at magkape yung bulihan nasa likod. Yung experience pala sa biyahe, okay naman. Maganda kasi yung panahon. Kaya yung barko, steady lang. Pero wag ka. May times kasi dito na malakas ang hangin. Kaya dapat may dala ka ng plastic at bonamine. Pagkalipas nga ng 3 oras at kalahati ay padaong na kami niyan. Tapos yung mga crew ng barko na busy na. Binababa na kasi nila yung rampa. Tapos yung lubid, kinakabit na. Tapos yung mga nagbubuhat ng gamit, sumampa na. Bale, nasa bungad kami ng rampahan. Kaya ibig sabihin, labasan na. Pagkalabas nga namin dito sa barko, ay biyahe kami ulit. Kulang-kulang 2 oras ulit ang aming tatakbuhin. Sa pandan kasi yung pupuntahan namin. Bale, pinakaunahan siya ng Catanduanes. Share ko lang pala guys yung experience. So far, enjoy naman yung aming road trip. Nakakapagod nga lang kasi ako lang yung driver. Maganda kasi dyan kahit papano mayroong kapalitan para di bugbog. Pumigit ko mulang 600 kilometers din ang layo ng aming tinakbo. Kaya panigurado pag uwi, bagsak talaga kami nito. Hanggang dito na lang guys, part 1 lang naman to. Salamat sa Diyos, nakarating kami ng ligtas. See you na lang sa next video. Thank you!